Good morning, good afternoon, or good evening sa inyo mga guys. And welcome back sa ating channel. And ayan. Mahilig talaga kayong pumunta sa mga ilalim ha. Yung iba na sa ibabaw. Yung mga wild guppies, mga kataba. Ayan o. Puputihin nyo na, sa malinis kayong ha. Punta kayo sa malinis ha. Ngayon yung fingerlings natin ng may 7 colored pa. Yung tilapia. Yung isa. Ayun, nagtatago sa ilalim. What are you doing there? Hi! Kita nyo, malay pa sa kuko. Yung mga fingerlings na ganyan, mahilig sila magsusot sa mga singit-singit na mga bato-bato. Ayan, nasa ilalim sila ng corals. Ito nga pala, yung day 2, nung nandito na sila sa 7 gallons ng Wilkins. Wala tayong aquarium, dyan natin nilagay. Saka itong mga lalagay natin dyan, yung mga hindi kailangan ng ng oxygen, yung mga hindi masisela na isda. Ayan, ang water plant. Kung may alaga kayong water plant, pwede nyo ilagay dyan. Wala kayong problema, maski i-open nyo lang yan, maski itlogan ng yan, maging kitikiti, kakainin ng mga isda yan. Iwas dengue. So, payo ko sa mga nagwa-water plant. Maglagay kayo ng maliliit na fish, gaya nyo, no? Mga fingerlings, kataba. Diba guys? Diba guys? Ay! Gagawin dyan. Tingnan natin sila dito sa kabila. Ayun, niliksi oh. Mga healthy oh. Healthy babies oh. Tilapia. Ngayon yung isa oh. Tago sa ilalim. Ayun oh. Uy, dalawa sila. Nakakuha kayo ng bahay dyan sa ilalim ha. There you go mga babies. Palaki kayo. Ayan ha. Gano'n kaya katagal to bago lumaki. Finger yun siya. Ha. Okay ba dyan? Sa ilalim ng halaman? Yung mga tropa niyong kataba. Bago ko sa dahon ha. Sige, mag-explore pa kayo dyan. Sa ilalim yan. Okay. Kasya ka dyan, maliit ka eh.
Okay, day 3 ng ating fingerling. Tilapia fingerlings. Ayan. Ayan siya. Feeding time. At ang kanyang pagkain ay... Charan! Hansel. Ayan. Kukuha lang kayo ng breadcrumbs na ganyan. Yan. Tapos dudurugin nyo. Pagkadurug nyo nito, kukuha nyo kayong ganyan kaliit. Dudurugin nyo lang. Ayan. Ayan. Pakain nyo na kayo sila. Ayan. Yan ang kakain nila. Yan ang magsisimbing food nila. Kaya lang. Magtataga kayo sa paglilinis. Ayan sila. Di ba? Naglalaglaga na yung breadcrumbs. Feeding time. Feeding time. Ayan sa ibabaw. Ayan. Ayan, di ba? Tuwan-tuwa sila. Problema mo lang sa ganitong ano, galon na ginawa natin aquarium. Tsatsaga kayo maglilinis niyan. Kasi minsan, siguro mga 2 days, nag-ano agad siya. Walang filter eh. Lumalabo agad. Yun lang. Pero ano naman yan eh. Ano? Yung mga water plant nyo, pwede nyo lagyan ng... Ayan. Lagyan nyo ng katabang maliliit. Ay, ng fingerlings. O dual purpose na siya. Pwede siyang... water plant base, tapos pwede rin yung aquarium na maliit, di ba? Kita nyo pa yung mga isda. Mga ilang weeks lang yun, malalaki na yun. Hindi naman masailan yung tilapia eh. Maski ano yan. Maski walang oxygen. Bubuhay yan. Tested na yan. Sa maduduming ano nga, nabubuhay yan eh. Sa ilog. Ngayon na sila, gutom na gutom na eh. Ilagyan din natin ng corals yan. Ayan. Para meron silang ano. Meron silang bahay sa ilalim. Ayan sila. Naglalaro sila sa corals oh. Diba? Yung mga breadcrumbs na nalalaglag, pupunta yan dyan sa baba. Kaya dyan sila nanghihinain eh. Di ba? Tuntua sila sa taas kasi meron silang ano, pagkain ni Hansel. Hansel breadcrumbs, kaya nagtatambayin sila doon sa taas. Kakalaglag ko lang ng Hansel. Oh, wala na agad. Ayun, meron pang tira. Medyo malaki. At least kita natin yung mga pangyayari sa ilalim. Medyo ikot natin para medyo tanggalin sila ng current. Ng water current eh. Nakikita niya pa yung mga breadcrumbs oh. Diba? Naglalaglagan doon sa taas. Ayan. At yan ang magkisimbing food ng mga fingerlings. Ayan, may kataba pa silang ano, kasama. Pag nakahuli tayo na medyo malaki, pakain natin yan.
pagkain ng mga ano, Oscar, pwede yan. Mga kataba, gapis, wild gapis. Ayan. Nagkakaroon sa ng mutual aspect ng ecosystem. Ito yung nagbibigay ng oxygen yung plants, tapos yung tilapia yun yung ano, kakain naman ng mga damok, kitikiti, diba? Dual purpose. Ayan na muna, dito na muna guys, salamat sa panonood at please subscribe sa ating channel. Bye-bye you!